Tinatayang 700,000 tao ang daragsa sa Manila South Cemetery sa November 1. Alamin natin ang sitwasyon ngayon doon. Makibalita tayo live kay Julius Segovia. Julius. Mark, marami sa ating mga kababayan ang puspusa na sa paglilinis ng puntod ng mga namayapa nilang mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery. Kanya-kanyang bit-bit na mga panlinis sa mga taong pumapasok sa loob ng sementeryo. Ngayon lang daw sila nakapaglinis dahil may pasok pa sa trabaho. Ang iba naman, ngayon lang daw nagkapera. Meron namang ilang nag-aalok na ng serbisyo sa mga kababayan nating walang oras sa paglilinis ng puntod tulad ni Mang Rolando. 400 pesos daw ang singil niya sa kada puntod na ipapalinis. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, simula bukas hanggang November 2, bawal nang magdala sa loob ng sementeryo ng patalim o matutulis na bagay. Ala ko anumang nakakalasing na inumin, mga hayop tulad ng aso at pusa, gitara o malalakas na sound system, pati baraha. Bawal na rin ipasok sa sementeryo simula bukas ang mga bisikleta, motorsiklo o anumang sasakyan. Sa mga magsasama naman ng mga bata sa sementeryo, lagyan po ng name tag ang inyong mga anak para madaling makita sakaling mawala. Lalo pa taabot daw sa 700,000 tao ang dadagsa sa Manila South Cemetery sa November 1. May 150 pulis Maynila naman ang ipapakalat dito sa Manila South Cemetery para tiyakin ang seguridad. Samantala sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin, Mark, ang dating ng mga kababayan nating nais humabol nga sa paglilinis. Kung inyo makita sa live na kuha, medyo bumuhos yung ulan pero hindi pa rin nagpapatinag yung ating mga kababayan para makapunta nga at makabisita sa mga mahal nila sa buhay. Yan muna ang latest mula sa Manila South Cemetery, Julius Segovia, GMA News.